Praise the Lord. So yung message ngayon, karugtong ng message natin kagabi. Nabasa natin yung text. Yun din po yung text natin kagabi. At ang main point kagabi is that para kanino ang Christmas? Unang-una, para ito sa Panginoong Diyos, glory to God in the highest. And pangalawa, para ito sa atin, peace on earth, on whom His favor rests. Para sa atin po, na ang pabor ng Panginoong Diyos ay sumaatin. At titignan po natin sa umagang ito, focusing sa kapayapaan, yung peace on earth. Kung meron ba tayo ito, at ito yung para sa atin na binibigay ng Panginoong Diyos this Christmas season. Bago kayo tuloy, nakakatuwa yung pag nag-scroll ako sa Facebook, may mga tumatakas sa kanilang mga inaanak. Ano? Halimbawa, si Elder Rick, nakita ko. Pass ako, mga inaanak. Ang pass ko is, pass ako. Pass ako, pass ko, mga inaanak. Then si Brother Harvey naman, na nasa US, may pinost siya. Yung mga nasa bangka, sa dagat, nasa bangka, mga inaanak daw yun, mga inaanak. Tapos, siya nandun sa ilalim, ano? Nagtatago. Habang hinahanap siya, nagtatago. May time talaga na meron kaming kaibigan, mag-asawa, pumunta sa bahay at nagtago. Sabi nila, dito muna kami kasi nagtatago kami sa aming mga hinahanap. Ang dahilan daw niya, sa work nila, meron dapat malaking bonus usually sa mga government na mga offices or schools. Kasumala, yung kanilang director, ibinalik sa gobyerno yung natirang pera, hindi yung ibinigay sa mga employees na katulad ng kanilang ginagawa dati. Kaya sabi niya, magtago muna ako. Mga kapatid, minsan, kung ito yung focus ng ating Christmas celebration, nakaka-stress, di ba? Pero dapat hindi po yan. Dapat stress-free ang ating Kapaskuhan. Amen ba? Kasi nga, peace. Peace ang message. Peace on earth. Stress-free. So, nawa maranasan natin ngayong Kapaskuhan yung peace this Christmas season. Can you say amen to that? Amen. At yan po ay sa Luke chapter 2 verse 14. Yung sa next slide, nakita ko sa balita na the 10 most peaceful countries in the world. Very interesting kasi dito sa Asia, napasama ang Japan at Singapore. Karamihan sa Europe, hindi kasama ang Pinas, yung most peaceful countries in the world. Pero ang pinapakita dito, yung longing, yung desire ng mga bansa, na nawa, peaceful ang ating mundo. Daming kaguluhan, ang daming awayan, may mga gera, nawa may peace. Yun po yung desire. Kaya pinopromote yung peaceful countries in the world. Ang message po natin ngayon, sa next na slide, let's pursue and enjoy God's blessing of peace this Christmas. Nawa ito yung ating pursue. Nawa ito yung ating enjoy. Yung message ng angel sa mga shepherds. Ano yung message? Peace on earth. Yung shalom. At pinaliwanag ko kagabi na itong shalom, eh hindi lang yung understanding natin ng peace na kapayapaan. It's more than that. Kasama yung tinatawag nilang wholeness or completeness or soundness, yung well-being. Yung complete well-being. Nakasama na dyan yung health, even prosperity, even spiritual wellness, physical wellness, emotional wellness,
social wellness, yun yung tinatawag natin na shalom sa Bible. Basahin nyo natin yung passage natin in chapter 2 of Luke, verse 14. Basahin natin sabay-sabay. Glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests. So, yung glory to God in the highest, dapat yun yung number one na gagawin natin. And then, kung ang Diyos yung tinataas natin dahil sa Kanyang ginagawa, ini-encourage din tayo to experience, to receive yung kapayapaan ng Diyos. Sa time na ito nung sinulat ni Lucas or nung dumating si Jesus Christ, may tinatawag na Pax Romana. Tingnan po natin. Pag sinabing Pax Romana, Roman Peace. Roman Peace. Very interesting na itong nakita natin, actually yung Pax Romana, kung titingnan natin, gera ang background. Kasi yun po yung ginagawa ng Roman Empire. Sinasakop nila yung iba't ibang bansa at naging Roman Empire. At tinawag nila Pax Romana. Paano maging Roman Peace? Eh, ang daming mga namamatay. Pero yun po yung title. Nasa tingin nila at that time, pag sinakop nila at naging part sila ng Roman Empire, eh, yun yung peace. Pagdating ni Jesus Christ, at nung in-announce ng angel, ang tunay na message ng peace ay hindi yung ino-offer ng Roman Empire. Kasi at that time, nasakop sila ng Roman Empire. Nasakop yung Palestine ng Roman Empire. Tayo dati, nasakop tayo ng Spain, nasakop tayo ng Japan, nasakop tayo ng Amerika, at ang joke na eh, magiging province tayo ng China, no? Ay nung nasa Thailand kami, kamakailan lang. Tapos may Chinese doon na nag-present. Philippines, yes, okay, Philippines. Province of China. Yun yung joke nila. Joke natin, joke din nila. Okay, sana hanggang joke lang yun. Yung peace ay hindi po yan yung ino-offer ng ating Panginoong Diyos. Glory to God in the highest, and on earth, peace on whom His favor rests. Yung next na slide, meron tayong tinatawag na brokenness dahil sa kasalanan at dahil sa walang kapayapaan, kawalan ng kapayapaan, ano? May tinatawag tayong broken relationship with God. And we are following our own way, not God's way. Okay, so ito yung separation sa Diyos, yung brokenness. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkatuloy-tuloy yung kasalanan, and then separated sa Diyos. Then broken relationship with self. We feel shame and don't have our identities in God. No? So meron tinatawag na broken relationship with self. May tinatawag din na broken relationship with others. We are in conflict with each other. Okay? So, dati, kung makita natin si Adan at Eva, hindi sila nahihiya. Pero nung nagkasala sila, they covered themselves. Nagtahi sila ng mga leaves, dahon, at ginawa nilang damit. To cover themselves, pinapakita dito yung separation, social separation. May tinatawag din na broken relationship with creation. We are damaging God's creation. At even sa creation nito, yung mga hayop, nag-aaway-away din sila. And lahat ito ay bunga ng kasalanan at dahil kulang sa kapayapaan. Now, ang prayer ko mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, sa next slide, let's pursue and enjoy God's blessing of peace this Christmas. Ngayong Kapaskuhan, nawa itong kapayapaan ang ating ma-enjoy. Ang tanong, what are the aspects of peace that we may pursue and enjoy?
Ano yung iba't ibang aspeto ng kapayapaan? Una, basahin natin. Peace with God. Okay, paulit nga. Peace with God. This addresses our broken relationship with God. We are to follow God's way, not our own way. So kung may broken relationship, ang peace na ino-offer ng Diyos, manumbalik tayo sa tamang relasyon sa Kanya. Tingnan ko natin yung Isaiah 59, 1 and 2. Kung paano tayo mahiwalay sa Diyos. Basahin natin no? Kung malinaw yung mga mata natin. Start. The Lord is not so short that it cannot see. Right is his ear so dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God. And your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Sorry. So ano yung naghihiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. Kasalanan po. Ang Diyos ay napakabanal. Pero tayo, makasalanan. Ito po yung naghihiwalay sa atin. Pero ito yung napakagandang mensahe ng Kapaskuhan. Romans 5:1, masahin natin ng sabay-sabay. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Dahil sa ginawa ni Jesus Christ na siya yung panganak sa mundo, nabuhay sa mundo, at namatay sa krus para bayaran yung ating kasalanan, sabi ni Pablo, we have been justified. Anong ibig sabihin nun? Declared na walang kasalanan. Na-declared walang kasalanan. Ang righteousness ni Jesus Christ ay napunta sa atin. At tayo ay ibinilang na walang kasalanan. At ang sabi dito, we have peace with God. Okay, so yun po yung reconciliation. Na ang nag-separate sa atin ay kasalanan, pero dahil si Jesus Christ yung mediator, nagkaroon na ng peace with God. So nagkaroon ng reconciliation. So ang pinakasusi para tayo ay magkaroon ng kapayapaan with God si Jesus Christ. Tayo ay maniwala sa Kanya and we will be reconciled with God. Can we say amen to that? Amen. Pangalawa po mga kapatid, peace with self. Paulit nga. Peace with self. This addresses the broken relationship with self. We should have our identities in God. Kasi ang result kasi ng kasalanan, hindi lang sa Diyos, ano, meron ding effect sa sarili natin. Okay, dahil sa kasalanan, meron effect, may guilt. Okay, meron tayong mga internal problems din, ano? May mga anxieties. Pero ang sabi dito sa Philippians 4:6-7, basahin natin ng sabay-sabay. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sinasabi, do not be anxious about anything. So pag meron kang worries, hindi ka peaceful sa sarili mo. Sino nakaranas sa inyo yung maraming worries? Yung bang isip ng isip, di ba? Tulog, okay. Kahit nakahiga na, kailangan pa may sleeping pills, kasi ang utak ay basta nagbo-worry na nagbo-worry. Okay. Ang sabi dito, kung hindi ka peaceful sa sarili mo, kausapin mo ang Diyos. You present your request to God. At ano yung resulta? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. Ako ay nakaranas ng itong pandemic, mga 2 weeks na anxiety. Okay. Pero na-discover ko, yung katotohanan na ito, noon pa, nung ako ay nag-aaral sa seminary, tapos merong isang estudyante na very active sa ministry. Tapos, nagkasakit ng
ano ba yung sakit niya? Pagkatapos na mahal, tapos takot na takot ako. Gabi-gabi pinapawisan ako, ano, ilang beses ako magpalit ng damit kasi parang natatakot kasi nakasama ko siya. Pagkatapos yung trauma, na-experience ko na yung natatakot ka sa kamatayan. Then, ang ginagawa ko at that time, nung makita ko yung passage na ito, anong gagawin ko? Pag meron kang worries, anxieties, my fears. Sabi nito, present your request to God. Ibig sabihin, mag-pray ka. So, ang ginagawa ko, nag-pray ako ng pray. Napansin ko na pag ikaw ay nagpe-pray, yung isip mo naka-focus, naging active, ikaw yung nag-dictate, sinasabi mo one by one yung prayer mo. Hanggang sa antukin ako. Pag inaantok na ako niyan, mahihiga na ako. At tuloy pa rin na magpe-pray ako, hindi ko na namalayan, tulog na pala ako. Pag-gising ko, amin na. Okay. So, nakita ko yung katotohanan nito na prayer, when you present your request to God, ma-experience mo yung peace mula sa ating Panginoon Diyos. So, itong sinasabi natin na peace with ourselves. Ang prayer natin ngayong Kapaskuhan, may nag-message sa akin, isang pastor, sabi niya, may your Christmas be relaxing and stress-free. Hallelujah! Nawa ang ating Kapaskuhan and free from worries. At kung meron man, bring to God. And then magkakaroon tayo ng relaxing, stress-free. We have a peace from God na mararanasan natin. Yung sa next na slide, may nakita ako sa balita, isang si Andrew Shimmer, sabi niya, nung namatay yung kanyang asawa lately, I'm sorry, but I hate Christmas. And I don't think I will ever like it again. Kasi ngayon Kapaskuhan, namatay ang kanyang asawa. Malungkot siya. Ang sinisisi niya, Christmas. Meron din isang pastor na tuwing Kapaskuhan, December 24, eh may bukod siya. Kasi yun yung time na namatay yung kanyang tatay na pastor. The point is, meron tayong mga bitterness sa buhay. Ay mga pains tayo. But we have to let it go. We have to forgive. Patawarin natin yung sarili natin. And then yung passage kanina, dalhin natin sa Panginoong Diyos. Lahat ng tao, may dala-dalang mga bagahe, may mga problems. Okay. Pero, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na huwag natin dalhin. Mabigat niya. Dalhin natin sa Diyos. At mararanasan natin yung peace, yung kapayapaan mula sa Diyos. Can we say amen to that? Pangatlo, masahin natin ng sabay-sabay, peace with others. Nawa ma-enjoy din natin itong peace with others. This addresses the broken relationships with others. We should not have war or conflict with each other. No? Yung Ukraine at Russia hanggang ngayon, war sila. Pero minsan, meron din tayong ka-war, ka-conflict. Pero nawa, wala na. Ngayon, Kapaskuhan. Minsan na awkward ano na sabihin natin ano magkakapatid tayo tapos nag-aaway tayo pagkatapos hindi na nagbabatian or whatever. Sabi sa Romans 12:17 hanggang 18 basahin natin ng sabay-sabay. Repaying all one evil for evil. Respect what is honorable in the sight of all men. If it is possible as much as it is up to you, be at peace with all men. Okay, so meron yung repay evil for evil, ano, yung war, yung conflict, ano, yung galpihan. Pero ang turo ng salita ng Diyos,
and as much as possible, be at peace with all men. Kung nakadependent ito sa iyo, kaya meron yung isa na pag may ka-conflict siya, immediately patawarin. Patawarin. Okay. Hindi niya dadalhin yung kanyang sa puso niya. No? At ang wisdom niya, sabi niya, tatry niya makipag-reconcile. At sabi niya, pag ito ay aking kapatid at ka-churchmate at malapit sa akin, kailangan talagang mag-reconcile. Pag halimbawa nasa ibang lugar, okay mag-reconcile, pero talagang maybe hanggang doon na lang, mag-reconcile, magpatawaran, and then kanya-kanyang direction ng buhay natin. Yung next na slide, may itinayo na Christmas in Memorial. Ang tawag dito is Christmas Cruise of 1914 Memorial. Ano ba yung 1914? Ito ay World War One. World War One. Allied Powers and Axis Powers. So, Germany, kalaban nila itong mga British, French sa Europe. So, doon sa Belgium, doon yung isang area ng battlefield. At doon nangyari itong Christmas Truce of 1914. December 24 ng gabi, ang mga Germans, nag-isip sila na mag-celebrate ng kanilang Christmas. December 24, hindi sila makipag-gera. Umaawit sila ng mga Christmas carols. 100 meters away, nandun pala yung mga British and French. Naririnig nila. Imagine ang lapit 100 meters lang, nandun yung kalaban. Itong mga French at mga British, imbis na sugurin sila at pagpaparilin, umaawit din sila ng Christmas carols. So nakita ninyo, December 25 yung magkaaway na yun. Umaawit sila ng Christmas carols. Christmas songs. Maawit yung Germans, maawit yung mga British and French, ganun din, ano? Hanggang sa, sabi ng mga Germans, punta kayo dito! Magsama-sama tayo mag-celebrate ng Christmas! Sabi ng mga British. Punta kami ng halfway. Kayo naman halfway. So, nag-meet sila ng halfway. Walang away, walang putuhan. And then, nagkainan sila, nag-awitan sila, even kinaumagahan ng December 25, yung magkalaban, naglaro pa sila ng soccer. Very interesting. Kasi, yung magkaaway, dahil sa kapaskuhan, nagkaroon ng kahit pa paano kunting kapayapaan. Pansamantalang kapayapaan. And it looks forward yung message ng Christmas na kapayapaan talaga. Na maranasan nawa ng marami. Kaya nagtayo sila ng ganyan na memory na ito yung longing natin. Magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. At ang tunay na kapayapaan talaga yung in-offer ni Jesus Christ. Maranasan natin yung kapayapaan with God, pagkatapos sa sarili natin, with other people, mag-overflow yan. Na meron tayong peace. Kaya ang kailangan dito mga kapatid yung matuto tayong magpatawad. Minsan mahirap magpatawad. Pero isipin natin na ang Diyos pinatawad tayo. Amen ba? Kung tayo pinatawad ng Diyos, tinuturuan tayo na patawarin din yung iba. Kung hindi tayo marunong magpatawad, marami hindi natin naranasan yung pagpapatawad ng Diyos. Kasi mas malaki po yung kasalanan natin sa Diyos kaysa yung kasalanan ng iba sa atin. Meron din akong na-rinig or na-panood sa Facebook.
yung short na umiikot, yung isang iliad na puti ang buhok, puti ang balbas, hindi ko alam kung sino siya. Tapos nasabi niya, minsan, ang nangyayari sa atin, pag nagkamali yung isang tao, nagagalit tayo. Ang sabi niya, yung ginagawa mo sa sarili mo, pag nagagalit ka, you are punishing yourself. Kasi, gumawa siya ng isang stupidity. Tapos, binanish mo yung sarili mo dahil nagalit ka. Eh, yung isa naman, gumawa din ng stupidity. Pinarusahan mo rin yung sarili mo. Nagalit ka ulit. Kasi sabi niya, ganito yun. Pag ikaw ay nagagalit, grabe yung effect sa'yo, sa iyong nervous system. Okay, yung iba nga eh, sa kanilang galit, na heart attack na. May nabalitaan ba kayong gano'n? Yun yung effect ng galit na hindi tayo marunong mag-let it go. Kaya ang message niya, sabi niya, you let it go. You let it go. At sa atin na mga Christians, hindi lang basta let it go. You cancel, you forgive yung pagkakasala ng iba. And then, magkakaroon ka ng peace with yourself, peace with others. Ito po yung panghuli, basahin natin ng sabay-sabay. Peace with creation. This addresses broken relationship with creation. We should not be damaging God's creation. Now, sa next slide, makikita natin yung cross. Usually, ang sabi natin yung pataas is relationship with God. Pagkatapos yung pagganon, yung relationship with human beings, kasama yung sarili natin, ano? Eh, ang cross daw, nakatanim sa lupa. Ibig sabihin, dapat isipin din natin yung relationship natin sa ating mundo. Earth, upon this earth. May isang astronaut na nung napunta siya sa iba, sa labas ng earth, ano, nakita niya na walang buhay doon, ano? Dito lang talaga sa earth yung green. Dito lang yung may buhay. Sabi niya, grabing kalawak, yung kalawakan doon, ano? Pero nag-iisa lang yung earth na may buhay. At sinisira pa natin. Naku, saan kaya tayo mapadpan? Kung tuluyang masira yung earth, yun yung kanyang nahisip. Kaya ang advocacy niya is we take care of this earth. Now, the point is ganito po mga kapatid. Ang kaligtasan na dinala ni Jesus Christ sa atin ay mag-o-overflow sa iba. Magkakaroon tayo ng peace with God, peace with ourselves, peace with others, and peace with creation. Ang kaligtasan ay personal. Tayo yung ililigtas. Pero at the same time, ang kaligtasan din yung hindi lang tayo yung ililigtas ng Diyos. Darating yung tayo na may tinatawag na yung new heaven and new earth. Babaguhin ng mundo, ng Diyos yung mundong ito to become the new heaven and new earth. So yun po yung future ng mundong ito. See, sa Bible, may mga depiction na tinatawag ang Diyos as gardener. Siya yung nagka-garden. Nung likhain niya yung tao, sinabi niya kay Adam, till the earth. Mag-garden ka, till the earth. So, the point there is tayo na tao na nilikha ng Diyos. Kasama niya to make this earth a beautiful garden na hindi natin sisirain, kundi alagaan natin para sa atin, para sa ating mga next generation hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. So kasama dapat ito sa concept natin na magkaroon tayo ng peace with creation na hindi natin sisirain, hindi natin i-abuse ang creation. May isang lay pastor na yung provincial na mindset
yung mga tao ay takot sa mga malalaking puno, kung lalo na yung puno ng balite, kung ano, yung puno ng balite kinakapatutan. Kasi ang isip nila, nandyan yung mga spirits dyan. Kaya pag inihiyan nyo dyan, malungo ka, or pag pinutol mo yan, ano mangyayari sa kanya sa iyo? Eh, yung isang pastor, ako, pastor na ako ngayon, sabi niya, naging Christian na ako. Ang ginawa niya, inuha niya yung chainsaw, pinutol niya yung balite. Wala namang masalanan sa kanya yung balite. Basta gusto niya lang patunayan na walang mangyayari sa akin. Mas malakas ako kaysa balite na yan. May Kristo ako, may Diyos ako. Yung point dito, mga kapatid, eh, mali po na just because sabihin mo Kristiyano ka, eh sisirain mo yung creation. So dapat, ang mga Christians, eh, tayo dapat yung nangunguna sa taking care of God's creation, kasi meron tayong biblical na fundasyon na itinuturo ng ating Diyos, gardener. Taking care of the creation. At nais niya, He's inviting us to till the land. Not to abuse creation, kundi maging manager sa creation. Balik tayo sa passage natin, mga kapatid. Pasahin natin ng sabay-sabay. Glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests. At nawa ma-enjoy natin yung iba't ibang aspeto ng kapayapaan with God, with ourselves, with others, and with the whole creation. I hope and pray that you will enjoy peace this Christmas. Sabi ni John Piper, ito yung tinatawag niya ay joyful tranquility or happy peace. Yung inner peace. Yun po yun, yung sa Hebrew ay shalom, which really means fullness, complete, well-being, or being peaceful in all aspects of life. Yun po yung message ng Kapaskuhan, na maging peaceful tayo in all aspects. Maging prosperous tayo in all aspects of our lives. Spiritual, physical, social, emotional, lahat ng aspeto, eh, okay. Yun po yung message ng Christmas. Gusto kong mga tapusin sa isang kwento. May contest about painting. Ang kanilang ipe-paint is peace. So, ano ba yung concept ng mga artist ng peace? May isa, nag-drawing siya ng isang napaka-peaceful na dagat. Okay. Yung isa naman na artist, napaka-peaceful na kalangitan. Yung iba naman, mga sign of peace na gano'n. Yung iba naman, kung ano-ano mga wala ng away. Ang daming mga concept na nilagay niya about peace. Pero, may isang painting na nag-catch ng attention ng mga judges at yun yung nanalo. Isang painting na bagyo. May bagyo. Pero sa gitna ng bagyo, may isang tao na nakatayo at nakangiti. At merong dove or ibon dito sa kanyang balikat, symbolizing the Holy Spirit. Pinapakita dito, sa gitna ng bagyo ng buhay, pwede tayo maging peaceful dahil nasa atin ang Holy Spirit. Nasa atin ang Diyos. Yan po yung message ng Emmanuel. God with us. His name shall be called Jesus. Meaning God with us. Nasa atin kaya si Jesus. Ang tawag kay Jesus sa Isaiah 9:6, He is called the Prince of Peace. Kaya kung tinanggap natin si Jesus, mararanasan natin yung peace, yung shalom, yung well-being, yung good in all aspects, what ought to be. Yung nabasang passage kanina,
Yun po ay message ng Kapastuhan. May mga nagre-reject kay Jesus Christ. Dumating si Jesus Christ sa sarili niyang bayan, pero hindi siya tinanggap. Pero sa verse 12, sabi dito sa John 1:12, but to all who received Him, who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Mga kapatid, puri ng Panginoong Diyos kasi sa Kapastuhan na ito, ang mensahe ng pagtanggap kay Jesus, the message of reception, ay nasa atin. The fact na tayo ay pumunta sa simbahan ngayon para kilalanin siya, ay kinikilala nga natin ang Panginoong Diyos. Pero sa mga nandito na hindi pa tinanggap si Jesus sa kanilang buhay, buksan ninyo ang iyong puso at papasukin si Jesus. Maniwala kayo sa Kanya at mararanasan ninyo ang kapayapaan mula kay Jesus, the Prince of Peace.